Ito pa isa. Ito si Roque, ha? Si Mantika Roque. Nagpunta ito sa Cebu, mga kaibigan. At nagsalita siya ron sa Bantayan Island. Meron yatang programa na para ikampanya ang turismo, ha? Nando doon si Gwendolyn Garcia, itumahimik na sa Dolomite, ha, ng Manila Bay, na ang pinagkunan yung bundok nila ron sa Cebu, mga kaibigan, na nung una didimanda, kesyo didimanda, asan ang demanda, nawala na rin, ano, Mandurugas din yata ito, ito yung ayaw umalis nun, eh, di ba? May kaso, suspendido ito. Naglambitin sa pwesto nung panahon ng nakaraang administrasyon. Si Gwendolyn Retocada Garcia. Ayan po, mga kaibigan. Ito mismong si spokesperson, Harry Mantika Roque, nakuan ho na nagpatupad ng sarili niyang protocol doon sa Cebu. Akalain ninyo, hindi na naman nasunod yung pong social distancing. At siya pa nagsabi sa mga tao, ito sabi, anong isusot? Masks. Anong dapat gawin? Hugas. At pangatlo, ang hindi natin nasusunod ngayon, iwas, di ba? Yung social distancing, ibig sabihin, di ba? Pero ano sabi niya? Huwag nyo lang tanggalin ang mask nyo. Okay na yan. Dahil open air naman tayo. Meron bang sinabing ganong patakaran ng IATF na pagka open air, hindi na ninyo susundin ang social distancing? Katulad ng Caroling, open air yan, eh. Di ba? O ba't pagbabawal nyo? Sabi ni Roque, pag open air, okay lang, mga kaibigan. Ito, nakita ninyo. Sino hindi sumusunod? Ha? Iyan ang walang kwentang mga batas. Nawawala ng kabuluhan ng batas, eh. Sino pa susunod sa inyo? Di ba? Dito lang naman ganyan. May mask ka na, may face mask ka pa. Pupunta ka kung saan, di ba? Tignan mo yung ibang bansa, wala niyan. Sa Hong Kong, wala, oh. Hanggang ngayon, oh. Ha? Face mask lang. Social distancing. Wala nun. Mga kaibigan. Yung iba nga, sa ibang bansa nga, hindi na nagsusot ng face mask, eh. Masyado lang overacting dito, mga kaibigan. Ha? Meron namang pwedeng face mask lang, okay na, eh. Di ba? Nagtataka tayo, may pa face shield pa. Ha? Hindi masamang magpatupad ng ng ikabubuti. Pero sino lumalabag? Di ba kayo? Kayo mismong dapat na kayong mga tagapagpatupad. Kaya sabi ko nga, yung batas-batas, maganda talaga hangarin yan, eh. Pag ginagawa, eh. Pero pag batas na, wala na. Ha? Masama na layunin. Di ba? Pagka sila ang gagawa ng paglabag, ilang beses nang nakuna ng litrato ito si Roque, di ba? Nasa beach pa, kala mo, Butanding, eh. Mga kaibigan, eh. Parang si Rene. May kasama pang Siokoy. Wala, eh.
Mga ilang beses na yan. Oh, si PNP chief. Yung si Kwan, si San Juan, yung mayor. Pumunta sa Baguio. Absuelto. Diba? Oh, ang dami na eh, mga kaibigan. Pag official ng gobyerno, wala. Ha? Yung kay Sinas, ano tawag doon? Manyanita. Tandaan nyo, pag nakalusot pa rito ang mga tao ng kasalukuyang administrasyon, eh wala na ito, Pilipinas. Private property na itong Pilipinas ng Incheck at ng kasalukuyang administrasyon. Oh, mga kaibigan, tandaan nyo yan, last card dito ng mga Pilipino. Ha? Kaya ngayon, di ba, Bonifacio Day, yan ang itatak nyo sa isip ninyo. Ang mga mamamayan ay may karapatan, may tungkulin, ha, para ipagtanggol niya ang kanyang bansa. Oh, tungkulin mo yan, mga kaibigan. Kaya nga, ang sabi, tularan natin. Ha? Makakala ninyo, regardless ito kung ano man ang reliyon mo, ha? Basta't ikaw ay mamamayang Pilipino. Oh, kaya ano man ang reliyon mo, tungkulin mo yan sa bansa mo. Katulad din ang ginawa ng mga naunang Pilipino kasama ng mga bayani nating nagtanggol, ha? At nakipaglaban para sa bansa at mamamayan. Mga kaibigan, yung ombudsman ang magiging trabaho noon eh para i-absuelto sila. Sipin mo, yung ombudsman tapos may overall, di dalawa sila. Katunayan eh, lahat ng kaso dyan eh kayang manipulahin ng overall deputy ombudsman. Mga kaibigan, eh lalo pa ito, parehong ang inupo dyan eh, naging abogado ni ano eh, di ba? Ni President Digong nyo. Mga kaibigan, yung overall ngayon na in-appoint. Ano daw ito? Lawyer, accountant. Eh sipin ninyo mangyayari. Sa dami ng nangyaring corruption dito na ni isa, eh walang nakasuhan. Isipin ninyo. Oh, para saan pa yung opisina na yan? May kabuluhan pa ba yan? Wala na eh. Mga kaibigan eh. Yan, tandaan natin. Yun ang purpose. Bakit sila nag-appoint na dyan? Di ba? Oh, kaya nila tinanggal yung dati dyan. Eh, sabi eh, Mandurugas daw yun. Eh, kay Mandurugas yung kay hindi, mga kaibigan, ang dapat nyo mapansin, ang dami kasing katiwalian eh. Di ba? Na walang pinatunguhan eh. Oh, at tayo ba nag-iisip ng masama? Ba hindi. Hindi masama na i-anticipate mo ang pwedeng mangyari. Hindi ba? Masama ba yon? Hindi masama. Oh, ibig sabihin lang no, kahit wala na sila sa kung sakali, mawala na sila sa pwesto, itong Kwan, ito magiging gagampan ng papel nito, yung mag-absuelto ng mga kaso laban sa mga nagnakaw sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, dito sa kasalukuyang administrasyon, ang maibabahagi lang natin ha, sa mga nakikinig kung paano ninyo i-analyze ang mga issue. Simple lang. Dito hindi mo kailangan maging matalino. Hindi. Sintido kumun lang. Ang gagawin mo lang dito, i-connect the dot mo
Di ba? Parang puzzle. Di ba? Nakikita nyo eh, sa bata may puzzle, di ba? Yung binubuo-buo na ganun, di ba? Oo. Bubuuin mo lang. Pagdudugtong-dugtongin mo. Makikita mo ang connection eh. Hindi mo kailangan maging genius o maging political scientist. Hindi mo kailangan yon. Oh, kung matandain lang tayo, yun lang. Kailangan kasi sinusubaybayang mabuti ang mga issue. Yung sinasabi natin na kaya nila pinipigilan ng iba na ano, yung makilala ng tao, malaman ng tao na pinipigilan nila magkaroon ng comparison. Eh, ang dami pang, kasi lilitaw, mas maraming maayos. Marami pang pagpipilian, yun ang mangyayari kapag ka, kaya nila, pinipigilan, sinusupress, hindi ba? Na makapagsalita yung iba. O kaya, hindi sila makapasok sa issue. Ha? Lahat inaharang. Sa Senado, nakaharang yung mga senador na hindi mo alam kung paanong nanalo. Ang binabantayan niya, yung kilos at galaw ng mga kapwa nila sa Senado, halimbawa, na posibleng tumakbo. Ha? Yan eh. Binabantayan ang kilos ng mga kalaban para walang makaporma. At ang gusto nila, ang laging ibabalita mo lang, yung sa gobyerno, parang sa komunista, ganun ang ano eh, sa bansang komunista, sa China, kung ano lang yung gusto ng gobyernong malaman ng tao, yun lang, wala nang iba. Hindi katulad dati, di ba, free for all eh, di ba, kasi ano tayo eh, democratic country tayo supposed to be. Oh, mga kaibigan, eh, doon sa panahon nga ni Marcos eh, eh sabihin mo nang martial law kasi noon eh, di ba? Martial law. So dictatorial 'yon at saka 'yon ay suppressed, pero ang daming nakapagsasalita noon. Oh, mga kaibigan. Di ba? Yung pala kakandidato rin eventually yung iba. Marami sa kanila. Hindi nangyari ito eh. Alam nyo yung kay Marcos, yung periodo ng, o yung martial law period, pwede nilang i-justify yun. Sapagkat yun ay martial law. Ito hindi, masquerading as democratic. Pero, ang totoo, masahol pa eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo, mumurahin kayo pagka ano, bababuyin ka. Pag minura ka niya, kasunod na pambababoy. Ina, lalaitin na pagkatao mo. Pati pamilya mo, idadamay nila para matakot ka. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, ganun ang gagawin sa'yo. Kaya yung sinabi kay Vice President Lenny Robredo, pag-aralan niyo mabuti. Yung sinabi ni Panelo na huwag ka daw magpa-publicity, pananakot yun. Mga kaibigan, ho? Ano yun? Threat yun. Banta, ha? Kay Vice President Robredo yun. At saka sa mga nagbabaka sakaling makatakbo sila sa susunod na eleksyon, anumang posisyon. Gusto nila sila masusunod. Kung sino mga mauupo. Sika Percy Lapid, umabanat! Lapid Fire! Nakapagtatakay, may NHA tayo. Pauhulugan yung lupa, yung bahay. Ba't di nyo nila ibigay? Di ba? Para matapos na ang kahirapan ng mga Pilipino. Masyado nang agrabyado ang mga Pilipino sa dami ng pinagkakakitaan ng mga nasa gobyerno. Oh, gusto nyo tuusin yung malampaya funds. Di ba?
Yung pondo sa langis na kinikita, saan napupunta yan? Naipaliwanag na ba yan? Puro ninakaw lang lahat yan eh. Kani-kanino lang napunta yan eh. Mga kaibigan, oh, sino ngayon na may hawak? Yung Dennis Uy, di ba? Oh. Malampaya. Natural resources. Ang natural resources, pag-aari ng sambayanan yan. Katulad sa ibang bansa. Kaya ang mga tao, hindi na kailangan magtrabaho. May sustento na sila ng gobyerno. Ha? May disenting mga tirahan. Bakit? Pag-aari nila yung langis eh. Hindi pag-aari yun ang mga nasa gobyerno. Sila Gloria, ang laki ng pakinabang na kinita riyan, di ba? Sa Malampaya. Oh. Wala. Eh di lalo yan yung ginagawang exploration ngayon ng langis dyan sa West Philippine Sea na pinaya pumasok sa kasunduan. Itong gobyerno, ang pumirma si Cusi, di ba? Yung damuhong, mayaman daw yung damuhong yan, pero alam nyo, naniniwala ba kayong pag mayaman, di magnanakaw? Eh yan nga, mas grabing magnakaw eh. Si Gloria, hindi magnanakaw yan. Ba? Eh di hindi siya si Gloria, baka nagpapanggap lang na si Gloria yan. Yung in-appoint na yan. Natatanggap ng pisong sweldo isang taon. Ba? Hindi ako makapaniwala si Gloria nga yan. Baka nagpapanggap lang yan. Kasi ang alam kong Gloria, magnanakaw eh. Sika Percy Lapid, Umab Banat, Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi padadai sa diyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, Mayor Olivares. Ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na